So, welcome sa ating YouTube channel, no? Major in Sabong. Pag-aaralan natin ngayon itong conditioning feed mixture, no? So, kung kilala nyo si Doc Teddy Tanchanko or si Emoy Gorgonya, no? Sabi nila, ang conditioning feed mixture dapat ay 16 to 18% crude protein, no? So, ang ginawa ko, ang ginawa natin, nag-formulate tayo ng iba't ibang klase ng feedstock o yung ingredients na nakakuha natin yung 16.3 na target natin, no? Napakagandang gamitin pang condition to, no? So kaya ako sinagad ng 16.3 to is nagsusuplemento pa tayo ng mga egg white, no? Egg white, nagsusuplemento tayo ng mga wet germ. So sa pagko-compute nito, no? Ganun lang din sa precon, kung napanood nyo, pinaliwanag ko mabuti doon kung paano mag-compute ng crude protein with different using different feedstock, no? So ganito, no? Papyaw lang to, no, kasi na-discuss naman na natin, no. Total parts niya is 10, no. Pag pinagsama niyo 10 para makuha niyo yung percentage ng bawat ingredients, 4 divided by 10, 0.40, no. So ibig sabihin 40%. So ang CP ng corn is 8.5. times nyo lang sa 40 divided by 100 is 3.4, no? So ganun lang gawin nyo dito sa mga sumusunod. Tapos pagdating dito sa dulo, ito na yung pinaka crude protein nila, no? Ngayon, pag-adding nyo lang lahat para makuha nyo yung crude protein lahat, no? Yung total crude protein nila. So ito yung ating conditioning feed mixture, no? So ngayon naman, pag-aaralan natin kung bakit binababad natin yung mga grains, no? So kaya natin binababad yung mga grains is para mawala yung tinatawag na phytic acid or yung anti-nutritional factor, no? So ano ba yung anti-nutritional factor? So ang anti-nutritional factor, meron tong abilidad na pagsamahin yung multi-charged metal ion, no? Kagaya ng zinc, no? Kagaya ng zinc, calcium, tsaka ng iron, no? So pag pinagsama niya, nagiging ano to, unavailable to utilize by the body, no? Hindi magamit ng katawan masyado dahil nga nagdidikit-dikit sila, no? So para mawala to o para matanggal yung phytic acid, yung anti-nutritional factor, is ginagawa natin is yung pwedeng ibabad natin, no? Soaking, fermenting, cooking, roasting. Pero ang pinakamadali sa lahat ng process na yun is yung soaking, no? Hindi na natin kailangan ng tulad sa fermentation, kailangan natin lagyan ng lactobacilli o yung good bacteria, gut bacteria, no, yung probiotics. Sa soaking, pwede yan, mga 8 hours, no, 8 hours na babad, no. So, halimbawa, papakain ka ng umaga, no. So, nagpapakain tayo 7 a.m. 9 o'clock or 10 o'clock, magbabad na tayo ng cereal, ng grains natin, no. Para pagdating ng 7 o'clock, na ibabad na natin, sigurado wala na yung ano, yung phytic acid, no. So mayu-utilize na ng manok natin yung nutrients na dapat na hindi niya na-absorb kung dry yung ating mga grains, no. So yun lang, no. Papaliwanag naman natin yung bawat ingredients, no, kumpara saan, no. Especially yung jackie oats, no. High in fiber to. Gurahin ko lang muna to. So dito sa bawat ingredients natin, no, sa bawat feedstock, no. So high in carbohydrates yung itong corn and wheat, no. Ito yung gagawin din nating ito yung source ng ating energy source, no. So energy source. So dito naman sa jackie oats, no, fiber, rich in fiber, increased digestibility, no. Tapos nag-stimulate din ng gizzard activity, no. So base yan kay Hetland and others ng 2003, no. At ini-improve din niya yung utilization of mineral, no. So dito naman sa green peas, no, sa ano yan, sa green peas ay source ng protein and minerals. Sa power pellet is vitamin, may mga ano yan, vitamin additives, no, and protein, no. So yun lang, no. So kung interesado kayo sa mga ganitong topic natin, no, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel, no. So hanggang sa susunod nating discussion, maraming salamat sa panonood, no. So more winnings, no? More winnings.